Kuya Kim, ang pagre-regalo, hindi lang naman kaya, hindi naman kailangan pang Valentine's Day, di ba? Tama yan, Susan. Ang pagre-regalo dapat any occasion. Yes. Depende rin sa bibigay mong regalo. Hindi na puro mahal palagi yung bibigay mo, di ba? Oo. Wala lang. Minsan gusto mo lang maging thoughtful every day. At kung gusto nyo makita, yan, gusto nyo makita ang tamis ng ngiti ng inyong loved ones, pwedeng magpaka-sweet sa trending ngayon na tinatawag na tanghulu. 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 Sweetless overload na, very healthy pa dahil mga prutas na yan, ginagawang candy. Mm. Yan ang kwentong inalam ni Juancho Trevino. Tanghulu. Pwede kong hawakan, no? Ah, matigas na nga, no? Ah, matigas siya, parang candy, ano? Yeah, this is refreshing. Sa dinami-rami na Korean dishes na pwede mong tikman dito sa Pilipinas, may new addition at addiction ako para sa inyo. Perfect ito para sa may mga sweet tooth. Tara at samahan niyo ako tikman ang trending, tipid at talaga namang tangmalakasan na pagkain around the metro. Titikman natin today, tanghulu. Let's go! Kapag pupunta ka talaga sa mga cafes, makikita niyo talaga ang mga pastry sa mga kulay at siguradong masarap. Pero you know, when you go to this cafe, one item that really stands out from the rest, yun yung tanghulu. Ang ingredients ng tanghulu, of course, fresh fruits, pwedeng strawberry, pwedeng kiwi, anything na bilog. Then, the sugar, then water, and then there's a parang syrup. Sinahalo namin doon. Si tanghulu is originally from China. They said na it is traditional snacks. And then suddenly, nag-trend siya in Korea. Since one of the owner ng Good Pastry Cafe is Korean, parang nabuo dun sa konsepto ng owner namin, nadalin din siya dito sa Pilipinas. It's 110 and 120 pesos. Kung simple lang ang ingredients, syempre hindi simple ang paggawa ng tanghulu. At kasama natin ngayon si Chef Dwayne para ituro sa atin kung paano ba ginagawa ang napakasarap na dessert nito. Nakapag-prepare na po tayo ng mixture ng sugar and water plus yung secret nating ingredient. And then, pwede na po natin siyang i-dip para makoat po siya ng sugar. Very crucial din po yung temperature nito. Pag hindi po natin nakuha yung right temperature, pwede po hindi siya mag-harden. O sige, ito. Susubukan ko na kasi gusto ko na siya challenge ako. There you go. And then, taktak lang. And then, ayun. So, Chef, ito. Itong gawa ko. Sige nga, i-rate mo to kung is it a success or pasado na ba? Success po siya. It's 10 out of 10. Wow! Panalo! Okay, guys. It's time. We shall taste test. Parang siyang strawberry candy. Yes. Siyempre, yung pagka-tamis ng sugar at saka yung pagka-tamis and fruity rin ng strawberry works well together. O, di ba? Perfect ang dessert o panghimagas natin ngayong araw. Mga kapuso, nakaka-sugar rush talaga. Ako po si Juancho Trevino at yan ang kwentong dapat alam mo.